Mabuhay kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sumali sa protesta ang mga PhilAm nurses ng ospital sa California, USA. Ito'y para kondinahin ang umano'y hindi maayos na pamamalakad at hindi patas na pagtrato sa mga staff ng naturang ospital. Nagpapatrol, Henny Espinosa. What do we want? Take nothing! What do we want? Itong panawagan ng mga PhilAm nurses na nakisali sa isang araw na welga sa kanilang ospital, ang Seton Medical Center, dahil nais silang ipaglaban ang patient care. Ayon sa mga nagprotesta, hindi sapat ang medical staff sa ospital. We are wanting to hold AHMC accountable. We want them to provide with us safe staffing, patient safety, and we're looking for to be able to have a fair contract to recruit and retain new nurses here. Binili ng American Healthcare Management o AHMC ang Seton noong 2020 mula sa Verity matapos itong mag-file ng bankruptcy. Ayon sa mga nurses, wala naman magandang pagbabago sa ilalim ng bagong management. Sa katunayan, mahigit 65 mga nurses ang umalis sa Seton sa loob ng 2 taon dahil sa umano'y poor working conditions. This hospital has gone through a lot. We've gone through bankruptcy, different sales. Even with the COVID-19 pandemic, we've had the inmates here from San Quentin. And so during that whole time, we did not have enough staff to cover the floors. In the ICU, we work with 2 patients, but there were times that when we had to work with 3 patients, and I think that's unsafe because it's critical care. Patients are critical, and so they need that one-to-one attention. Base sa report ng Cron 4, ayon sa administrator ng Seton, nag-hire na sila ng halos 200 mga bagong employees mula sa nakaraang taon, at marami dito ay mga registered nurses. Patuloy din umano ang contract negotiation sa pagitan ng nurses at ng ospital. Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News. Mas pinaigting ang pagtulong at pangangalaga sa mga OFW sa Qatar sa pagsanib-puwersa ng 2 malaking Filipino organizations kasama ang Philippine Overseas Labor Office o Polo sa Qatar. Nagpapatrol, RD De Leon. Nagsanib-puwersa ang Filipino Association of Manpower Services o PAMS Qatar at Helping Empowering Recognizing OFWs o Hero Qatar para mas lalong matugunan ang pangangailangan ng mga manggagawang Pinoy sa Qatar. Ang grupo po namin ay binubuo ng mga representative ng mga recruitment agencies na ang layunin ay maprotektahan ang aming mga deployed domestic workers, not just the domestic workers, pati po yung mga overseas Filipino workers. Layo ng 2 grupo na mas mapagtuunan ng pansin ang mga hinaing ng mga OFW sa Qatar. Napaka-importante po nito doon sa ating mga kababayan na hindi sinuwerte sa kanilang mga employer na agad-agad po natin bibigyan ng action through PAMS. Yung mga domestic workers po natin dyan, ulitin ko po na takot isuplong sa amin yung kanilang agency. Huwag po kayong matakot ngayon. Andito po yung PAMS Qatar. Willing po kaming mag-assist po sa inyo. Kaisa sa paglagda ng kasunduan si na DSWD Representative Perlita Panganiban at Labor Attaché to Qatar, Adam Musa. Pag magtulong-tulong tayo, magbayanan tayo, marami tayong magawa. Para kay gaganda na industriya. Nagbabala si Labor Attaché Musa sa mga mananamantala sa mga OFW. Hinimok din niya ang kooperasyon ng lahat para sa kapakanan ng mga OFW. Let me tonight, that will serve as the start of our collaboration. That will start as a warning to those who are traffickers, impostor, claiming to be working for the benefit of the workers, but actually not. Para sa TFC News, RD De Leon, ABS-CBN News, Doha, Qatar. Pinarangalan ng isang Filipino restaurant sa Toronto, Canada ang 5 Pinay dahil sa natatangin nilang galing sa napili nilang mga larangan. Nagpapatrol, Rowena Papasin. And yeah, Pinay tayo. Napuno ang restaurant na ito para ipagdiwang ang mga kahangahangang Pilipinas sa Toronto.
Pinarangalan sa event na tinawag na Pinay Tayo ang ilang Pilipinang nag-iiwan ng kanikanilang marka sa iba't ibang industriya. All the hard work that been doing for the last 2 years, I felt like this is the best time to celebrate us, celebrate Pinay and all our hard work, and continue to connect and support each other. It's just so exciting that we have this sort of power panel and to be able to hear their stories and their journey and get some inspiration moving forward. Isa sa mga pinarangalan ay si Richie Valdez na gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang Pinay na nahalal na Member of Parliament sa Canada. Umaasa si Valdez na makapagbibigay siya ng inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga Filipino-Canadian leader. Through seeing what's possible, can it help people look within themselves and say, yes, I want to do the same thing. I want to be like that or I want to be like them and do it in my own way. Kasama rin sa mga pinarangalan ang multi-awarded director na si Priscilla Galvez at ang Toronto correspondent ng TFC na si Christine Santos. I'm still hustling, I'm still working like, you know, 14 to 18 hours a day. Tumanggap din ng award si Arlene Oliveros na siyang unang Pinoy sommelier sa Canada at si Sherry Yu na isang executive sa Prominenteng Foundation. I have seen my life in both ends of the spectrum. I have lived in both poverty and affluence. Hence, when I say I have seen it all, it often comes with a deeper reflection on life. My Filipino heritage is such a big part of who I am. And in that journey, I realize that's actually where I got my strength. That's actually where I learned my skill. Umaasa ang mga organizer ng Pinay Tayo na magiging taunang tradisyon ito upang kilalanin ang iba pang Pinay na nagtatagumpay sa kani-kanilang larangan. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Toronto. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Maraming salamat, kapamilya!